Pero yun, feeling ko, it's not wrong to learn English. Yes. Pero, oh, mali, nakalimutan mo yung sarili mong lengguwahe. Yes. Hello, hello! Welcome back to Kudaseri, kung saan tayo ay magkukwentuhan, magchichismisan, at magkukudaan lang about life, adulting, career, love life, kaperahan, at kung ano-ano pa. I'm Jazz and I'm your Kudaseri host. Kamusta kayong lahat today? Yes, at for this episode, yes, may bago na naman tayong episode, pero ang guest natin ay hindi bago dahil na-guess ko na po siya dito. Episode number 2 to be exact. Wow. Kasi maraming nag-request na bumalik daw siya. At sa totoo lang din, wala na pala akong ma-guess. Kasi yun talaga yung tunay na rason. So, tawagin na po natin ang nag-iisang Dustin Ibanez. Dustin Pasok. Hi, Jazz. Gusto ko yung ano? Ano? Yung wala ka nang ma-guess. Hindi, joke. Saka yung nagbabakil ka. Joke! Tayo, oo, kasi kinakabahan ako sa'yo. Kasi po, ay, joke lang, hindi. Kikita yung legs ko dito. Joke. Hindi naman. Teka, ako nagbabakil kasi kinakabahan ako sa episode na. Charte, madali. Oo, totoo naman. Medyo nakakakaba yung pag-uusapan natin. Medyo nakakaba, medyo unlalim. Medyo talagang, ano siya, big issue. So ngayon nga, saka medyo ano, bagay talaga siya sa ating sa atin. Oo, te, sa atin. At malalaman niyo na bakit kami ganito, char. So ngayon, te, ay buwan ng wika. Tama ba, Agosto ay buwan ng wika? Yes, oo. So bakit gusto ba buwan ng wika? Ngayon natin isine-celebrate ang ating hindi nag-research. Hindi ang father ng joke lang. Basta yung ating ano, sariling wika. Para ngayon natin i-commemorate. Ganyan natin sinasabi. Binibigyan ano. Ang ating sarili. Ito, ano. Magaling ka ba sa wikang Filipino? To be honest, comfortable ako English. Sa wikang Filipino. Pero, kung iisipin mo nga, parang Taglish na tayong lahat. Ikaw ba, te? Totoo naman. Ako, mas ano, confident talaga ako pagkadating sa Filipino. Even sa writing, ewan ko. Pero marunong naman ako mag-English. Baka sabihin ng mga tao, bobo ko sa English. Hindi, communication graduate tayo. So, kahit pa paano, required. I mean, kailangan nating mag-adapt dun sa parang need ng job natin. Totoo. Oh? Okay. Yun nga, kasi kaya gusto ko nga ito pag-usapin kasi parehas natin. Ako hindi talaga sobrang confident mag-English. Parang, marunong ako, pero alam mo yung lagi akong nahihiya or lagi akong may apprehension. Parang naitatawid ko naman, pero hindi siya sobrang comfortable sa akin. Kasi una, hindi ko naman siya first language. Tapos, sa bahay naman namin, hindi naman kami nag-English. Tapos, nung elementary, nung high school, hindi rin nag-English. So, parang, paano ko nga siya magagamit everyday kung hindi ko naman siya ginagamit nung simula pa bata ako. So, doon nag-start yung hindi ako confident mag-English. Oo. Ikaw ba, te? Oo. Same din. Kasi parang, ewan ko, siguro parang nung batang 90s ka, parang hindi naman masyadong cool na nag-English ka. Parang nakakairita pa nga pag nag-English ka. Totoo. Diba? Ako, galing ako ng ano, syempre pag private school, parang may, parang notion. Impression. Na, impression. Na pag private school ka at kailan magaling ka mag-English. Oo, totoo naman, mayroon kaming mga English subjects. Tinuturoan naman talaga kami. Pero ako mismo, hindi rin ako yung sobrang natuto. Batang kalye kasi ako. Same. Alam naman sa kalye, okay guys, let's play patintero. Siyempre, hindi naman ganun, di ba? Okay. parang ikinasosyal mo naman yung ano. What are we going to play? Can we play? Let's play Tumbang Preso. Can we like play 10-20? Hindi, totoo. Kasi ako din, ikaw nga, private school eh. Ako public. Eh, lalo na sa public, kapag nag-English ka, tutuksuhin ka pa na epal ka. Epal. Ay, ipabidang. Parang ikaw pa yung mali na marunong ka mag-English. Ay, si Te Epal. English. Ganun tayo, elementary. Oo. Pero
talagang, ewan ko, hindi ko rin alam, hanggang ngayon, hindi ko nga alam kung paano ko naitawid yung elementary sa high school. Kasi ako, maski pagdating ko ng UP, ng college, uh-oh, hindi talaga ako sobrang galing mag-English. Hindi, ako din. Ayun, hindi talaga, hirap talaga ako. As same. In, hirap. Hindi ko alam kung paano. Alam ba, nung nag-devcom ako, kasi 'di ba background ko engineering ag-eng shift sita nga ng devcom. Ang hirap ng exam ng ano ah, in fairness sa devcom exam ah, ang hirap. Meron talaga nung mga words na parang shit, sang hinugot tong words na may to. May exam pag nag-shift, hindi ko alam 'yun. Oo, may ano, may pa-synonyms eh. Hey, may pa-synonyms. Sita nga hula-hula lang. Hindi ko alam kung paano ko naipasa. Buti na lang naipasa. Tapos even DevCom 10, DevCom 11, pag binabalikan ko yung mga articles ko, parang sabi ko, shit, ang bobo nung pagkakasula. Eh, alam ba, namamali pa ako sa this, there, was, there. Mas, where, kung mali doon. Mali ako sa paggamit. May mga times na sa articles ko, may mga mali talaga na parang, shit, paano pumasa to? Pero yun, ano siya? Ano naman talaga? Natututunan saka hindi parang kailangan talaga natin siya matutunan, parang ganoon, lalo na sa field natin, di ba? Pero ikaw parang ganoon ba yun? Pero dumating yung point, no, na feel mo ba sa sarili mo yun na parang ang bobo mo kasi hindi ka magaling mag-English? Oo, na insecure talaga na ako nung pagdating ko sa UPLD kasi nga elementary, high school, public school ako ng elementary. So, talagang walang English doon. Te, Batangas pa. Sawak accent ko. Batang ganyan. Pagdating ng UPL. Tapos, nung high school, ganun din. Naniutokso din. Pag magaling ka mag-English, parang, pabibo si te, ganyan. Te, pagdating ko ng UPLB, doon ako naging super conscious. Tapos, super insecure doon sa mga ang gagaling mag-English. Kaya hindi ako masyado nasagot sa recitation. Sa UPLB, di ka ang dami. Tapos parang, kami mag-housemate, lagi naming issue. Ako kasi high school din, di hirap ako mag- Oo. De, kasi kami din, mga housemate ko, mga Batangas kami lahat. Sa gabi, nag-aaral kami mag-English kasi nga parang sa school namin, hindi nga magagaling mag-English. Eh, kailangan mo sa mga speech ko, ganyan. Oo. Pero alam mo yung, kami alam naman, mo naman yung high school, ay elementary, tinuturuan. Oo. Tinuturuan talaga kami. Parang meron pa nga kaming mga ano, mga spelling, syempre ganun. Tapos kung paano mo binibigkas yung mga bamboo, imbis na bamboo, hindi daw yung bamboo. Ewan ko kung tama yung teacher ko. Sa ML lang yung teacher. Bamboo. Bamboo daw. Sabi ko, spell bamboo. Sabi ko, ano ba yung bamboo? Saka yung kakao, 'di ba yung kakao coco yon, 'di ba? Sa kanya naman kikeyo, sabi ko, kikeyo. May ganyan din ako teacher. Hindi ko rin na-spell ng tama. Something kasi mali ang mga teacher. Wow, ako wala akong sinabing ganyan. Sorry. Hindi sa akin ang galing na mali ang mga teacher. Iba. Medyo na-delay ang respond mo. Ayun niya, then feeling ko. Alam mo yung alam naman natin yung technicalities. Parang feeling ko kasi iba-iba talaga ng pronunciation minsan. Oo, pero kunyari yung mga grammar, yung mga tinuro sa atin ng bata, alam natin yung technicalities niya na pag is, ganito, pag was, ganyan, yung mga subject, verb, agreement. Pero kapag yung magsasalita ka na ng English na tuloy-tuloy, ako, yun yung pinaka-struggle ko, te. Uh-oh. Yung talagang magbuong paragraph same, same ay English. Parang, hirap ako lalo dati. Ngayon nga parang naitatawid ko so, na yung mga interviews, ano, presentations. Dati talaga nung mga bata, kahit nung college na. Natuto. Napapractice. Ikaw, yun nga, parang do you think yung pagsasalita nga ba nito ng English natin ay parang basehan ba siya? Dapat ba siyang maging, parang kasi di ba, parang nagiging basis siya kung matalino o magaling yung isang tao. Ikaw, ano yung take mo doon? Nung bata-bata pa ako, parang ganun nga ang tingin ko. Kasi parang kahit feeling ko, hindi ako bobo ako, hindi ako magaling kasi hindi ako magaling mag-English. Pero napatunayan ko naman na nang mas maraming tao na ako nakikilala, na hindi mo kailangan maging magaling mag-English para maging magaling sa isang aspeto. Parang kunyari, nung mga nasa, yung previous work ko, nasa ako,
TOSE, ganyan. So, mga tao technical. Kaya sila, hindi sila talaga magaling mag-English kasi, ano yung technical nga. Tapos pag sa mga presentations, kung bata-bata pa ako, huhusgahan ko yung mga grammar-grammar na hindi na kaya mag-English. Pero isipin mo, at least, alam nila yung technicalities nung inaaral nila na field. Gets ba? Parang, hindi talaga sa magaling mag-English na ano eh, nakadepende kung matalino ka or magaling kang tao. Pero, feeling ko, factor din yes, pala, te. Sige, adagdag ko na kung factor na hindi ako magaling mag-English kasi hindi rin ako sobrang mahilig magbasa ng books. Parang more on magazines lang ako, ganyan. Pero yung long form na mga books, sobrang onti lang ata na books na natapos ko. Hindi talaga ako reader. More on short articles lang ganun. Yun nga daw, parang yung mga bata, kasi yung mga magagaling may English yung bata pa lang, dami na lang nabasa ng mga libro. Kaya hindi man lang nabilhan ng libro ng mga English. Textbook lang. Kung ano yung available na textbook. Kung ano yung available na textbook sa school, yun ang binabasa. Oo, hindi man lang nagaruhan ng Harry Potter, hindi magaling. Sa bagay, in fairness, yung ako kami yung mga yung valedictorian namin, yung mga readers talaga sa amin. Sobrang gagaling mag-English. Pero yun nga, ako din, same tayo ng take. Hindi naman siguro basehan ng katalinuhan siguro yung ano. I mean, may added value kung magaling ka mag-English. Pero kasi parang at the end of the day, yung laman pa rin ng message mo yung importante, di ba? Kung ang galing mo mag-English, wala namang laman yung sinasabi mo, di ba? Oo, pero, may mga ganun, te. Ako, oo, marami. Marami naman. Meron talaga. Pero, di ba, ako kapag ka-interview, kunwari job interview, sobrang kabado ako kapag ka, ano, kapag kakasabay ko yung mga English speaking schools. Ateneo. Ateneo, LaSalle yung mga English speaking schools. Sobrang parang, oo, English speaking schools. Talaga kasi, parang sila, sobrang fluent. Ako, fluent talaga nila. Talagang self-esteem ko, yung confidence ko bumababa. Kapag kaalam ko na ang kalaban ko sa position ay Atenista. Kasi, ano na, edge na talaga sa kanila yung ano, yung parang confident and fluent sila in terms of speaking in English. Pero, yun, minsan naman, kinakaya naman ng yabang. Saka, napansin mo kapag ka, ano, tayo, ewan ko, karamihan, parang tinatry natin, ang bilis natin magsalita ng English. Kasi parang feeling natin, ang galing natin kapag ang bilis mo magsalita ng English. Napapansin mo yan, kapag tinatanong ka in English, sobrang bilis mo na parang, ang bilis mong sumagot, na in English din. Pero parang matitinignan mo, minsan mali yung grammar mo, mali yung ano. Pero gusto mong patunayan sa sarili mo o sa kausap mo na kaya ko naman magsalita ng English. Pero ako baliktad, te. Ako lang yun. Ako nga, te, baliktad. Napapansin ko kasi kapag may mga tao na gano'n, yung parang ang bilis nila mag-English. Pero iba yung feeling kapag kausap mo foreigner. Oo, magkaiba. Iba yung feeling mo kapag kausap mo yung foreigner kesa sa Filipino na marunong mag-English. Tay, oo. Lalo na kasi parang mas confident ka. Kasi alam mo, hindi ka naman nila huhusgahan kung mali ang grammar mo o mali ang sinasabi mo. Pero kapag kunyari may Pinoy sa paligid, mas parang confident ka pag kausap mo foreigner, ako na ngayon yung boss ko, foreigner. Uh-huh. Yun, kapag kausap ko siya, parang okay naman. Pero kapag kausap, parang group kami, tapos may mga ibang Pilipino, conscious mo. Pati ako rin, hindi lang ako grammar, Nazi. Grammar Nazi. Yun, hindi naman ako ganun. Pero parang kapag kapag Pilipino, pinapakinggan mo, tapos parang, ay, mali yung grammar niya. One point. May magtatantos. Ay, hindi lang ako ang bobo. Judgmental. Hindi, pero gano'n eh. Conscious ka talaga. Ako, mas conscious ako kapag Filipino na marunong mag-English yung kausap ko kesa sa kapag foreign. Kasi judgment. Ayun ko, judgmental na. Colonial mentality din siguro talaga yung pagsasalita ng English. No? Naging ano na rin kasi siya, parang, status, symbol. Tingin.
Oo. Feeling mo? Oo, status symbol. Tapos parang siguro likas sa atin yung medyo baka mabash ako. Yung parang medyo pagka-social climber. Maraming gano'n na Pilipino. Oo. So parang minsan we sound na trying hard. Parang gano'n. Yun. Yun yung ano. Pero yun. Ayun nga, tama. Agree ako dun sa mas, ano, hindi ako confident. Eh, mas nahihiya ako kapag may mga Pilipinong nasa paligid. Kuwari sa abroad. Tapos, kuwari nagtatravel. No? Parang pag may magtatanong-tanong ka sa foreigner, okay lang. Kasi confident ka, hindi naman, sila din naman, mali-mali din ang grammar. Pero pag may kasama kang Pinoy, tapos mag-i-English ka doon. Parang ako i-kinakabahan din. Totoo. Kasi nga din, feeling ko, ako din as a person, dahil nga sobrang conscious ko din sa mga grammar, ganyan. Parang lagi ka rin on the look doon sa pagkakamali ng mga ibang tao. Kasi nga, sige. Mismong ikaw, ako, na-experience mo ba yun? Mismong ikaw sa sarili mo, kapag kami mga malitang sinasabi. Oo, kinokorek mo agad. Na-edit mo na. Oo, in-edit mo na. Diba? Ay, mali. Kasi nga masyado tayong conscious. Oo. Parang ayun talaga nga yung dream ko, yung makapag-English ako ng dire-diretso na walang mali, na hindi ako matatawa, na ano na parang hindi ako makakonscious sa sinabi ko. Confident. Confident. Hanggang ngayon, inaaral ko pa rin siya. Oo. Totoo naman. Ako din parang gano'n, kaya nood ng mga kung ano, nung series, basa ng basa. Kasi, ano rin siya eh. Ano rin, feeling ko kasi, ano rin siya, parang skill din talaga siya. Hmm. Diba? Pero, yun nga, added value siya sa'yo, pero, huwag nating husgahan. Then yung, ako, hindi na ako gano'n yung sobrang bubong-bubo kapag yun sa ibang nga, tao. Hindi, sorry, parang mali yung term ko. Parang hindi na ako masyadong judgmental kapag yung isang tao hindi masyadong magaling mag-English. Tapos, mali-mali ang grammar. Kasi parang, hindi naman natin talaga first language ang English eh. Para, ako rin nga nahihirapan eh. So, parang nung nag-mature na ako, hindi na ako gano'n din ka-big deal. Tapos, kung ako din as a person, kung saan ako comfortable nga na-express yung sarili ko, yun yung ginagamit ko. Kung Filipino ako comfortable eh. Bakit ko naman ipipilit ang sarili ko mag-in-English kung hindi naman ako yun. Hindi, pero alam mo, yung pag-i-English mo kasi minsan, ay, kaya may ballpen. Ano siya, nagagamit mo siya as live. Ay, ako, teacher. Hindi, kasi nag-i-edit ako kanina. Nag-i-edit kasi ako kanina. Ano nga sinasabihin ko? Hindi, pero aminin mo, yung pag-i-English mo, pag-i-English mo minsan, ginagamit mo yan parang leverage mo rin sa ibang tao. Aminin mo. Ako, kunwari, kapag ka, kunwari, may bibilhin, mga ganon. Yung parang sama ng ugali, no? Ako pero hindi ganon. Ikaw yun. Kunwari, gusto mong... ako lang. Ikaw lang, magbawa ko isa tama sa order, ganyan. Napaka-horse girl. Ay, iba ka. Kunwari, gusto mong, ano, ma-establish yung authority mo or gusto mong ma-establish yung respeto sa'yo, minsan, kailan mong mag-in-English ng konti. Wala okay, lang. Iba, ako, ganun. Hindi ako ganun. Na-experience mo ba, kunwari, ano? Ako kasi may na-experience ako na, basta, landlady. Sa kainan. Landlady na experience ko. Tumawag siya sa akin. Oh. Hindi, landlady nga. Agaw-gaw, sorry. Iba yung naiisip landlady ko. Landlady, tumawag siya. Tumawag. Marunong ka. Mas marunong ka pa sa akin. Landlady, tumawag siya sa akin. Tapos, hindi siya maayos kausap. Kahit na ang bait mo. Kahit na ang ayos mong kausap, hindi siya niya maayos kausapin. Kasi parang, ewan ko kung mababa yung tingin niya sa akin or ano. Hmm. So, ang ginawa ko, in-English ko. Iginalang ka niya? Kailangan nga minsan. Nagagamit mo siya para galangin ka, oo. Para lang, kasi parang, feeling ko kasi pagka medyo marunong kang mag-English din naman, parang nagsasound ka ng professional. Diba? Totoo naman. Oo, parang... Pero mali yun. Mali ba yun? Mali. Hindi ko alam kung tama o mali, pero kasi wala akong maisip na sitwasyon na, ginawa ko yun. Or, siguro ang naisip ko... May respeto ka pa rin. Oo, ang naisip ko dyan sa sinabi mo na parang yung iba, ini-English nila para magkaroon sila ng
authority for sa isang bagay. Yung I'm a liar, yung nag-trending before, na inaway niya yung star. Tapos, di ba, nag-in-English-English siya na, I'm a liar. Pero yung mga tao, parang siya yung inatake kasi mali-mali daw ang pronunciation. Mm-hmm. Tapos, bakit kailangan ganun magsalita sa security guard? Yun yung naisip ko habang nagkakwento ka. Na may mga ganun nga sigurong tao. Mm-hmm. Parang i-ano nila na mas mataas sila. Pero kasi, at the end of the day, parang it's how you use the language and yung message mo, di ba? Ang importante kasi yung mensahe mo. Kunwari, ang galing mo mag-English, pero yun nga, katulad nung I'm a liar, parang ginamit niya sa hindi maayos na paraan yung I'm a liar. Parang ginamit niya yun para ipahiya yung tao, di ba? So, maling-mali yun. Ako naman, kunyari, kasi tayo sa DevCom. Pwede siguro tayo hindi sobrang Englishers sa DevCom. Kasi di ba parang ang mga audience natin lagi ay grassroots, farmers. Di ba parang communicate ka sa kanila kung ano yung language na ginagamit nila, yung madaling maintindihan. Lagi kasing ganun sa atin, di ba? Parang yung mga materials natin, dapat laging madaling maintindihan. Tapos Filipino. Parang siguro kaya din tayo hindi rin sobrang i-compare mo yung mga ano DevCom sa mga hindi ko sure pero hindi tayo sobrang Englisher kasi nga ang target audience natin laging grassroots or laging mga marginalized sectors. So parang hindi ko nga na-experience yun na ano na parang nag-English ako para isipin ng isang tao na mas mataas ako sa kanya. Parang ako kasi parang pag nakipag-communicate ako parang kung sino si pausap ko, lelevelan ko lang din siya para mas maintindihan niya ako. Ganon siguro. Mm-hmm. Gets ko naman. Eh kasi, ano yun, parang ikaw, parang yung message mo mismo targeted, parang ganon. Mm-hmm. Kaya talagang kinacraft mo siya in a way na maiintindihan nila. Pero yun, kunwari, ako talaga, siguro, ano pa yun, may time talaga na kailangan ko. Baka hindi mo yun siya inisip. Oo, kailangan mo siyang gamit. Oo. Hindi ko alam kung tama. Hindi mo siya inisip na parang, sige, Englishin ko to. Hindi mo naman siya. Parang, hindi naman ganun. Pero parang ano lang, parang siguro yun yung bala mo, na parang, siguro it's about time na kailangan niyang, ano, respetuhin lang din ako. Kasi ako, nire-respeto ko siya. Pero, since yung the way we converse, hindi niya ako nire-respeto. Kailangan ko ng ilabas yung sandata ko para malaman naman niya na. Oh, okay lang yun, te. Parang depe. Parang gano'n. Or, dapat naman. Sorry na ano ko sa may palangong. Oo, tama yun, diba? Te. Ano yung mga memorable mo na parang mali-mali mong English? Te, marami akong ganyan. Pero kasi, naging humor ko na yan. Lalo na nung college. Diba parang gusto nyo nag-i-English ako kasi nakakatawa mali-mali. Tapos parang, ayan, tuloy na bobo na lalo. Pero kasi minamali-mali. Pero sa'yo, hindi namin alam kung minamali mo ba siya o mali ba talaga. Hindi. Alam mo yung alam ko naman. Hindi alam yung ano. Oo. Sinaano ko lang yun. Yun nga, parang ang dami kong mga mali-mali. Oo, talino sa English. Hindi, tae. Kasi ganito, nung high school naman ako, ayun nga yung kinukwento ko kanina. Alam ko yung technicalities ng mga English, yung grammar, yung mga ganon. Pero hindi ko nga siya matranslate. Sa pag sinasabi ko na, yun yung ano ko, siguro weakness ko. Tapos siguro nga in-overthink ko na yung grammar na ano ba dapat ang kasunod ng word na to. Kasi nga, nagiging conscious ka dun sa ano, dun nga sa grammar, ganyan. Gets ba? Pero tayo, pinakamaalan ano, ako. High school, no? Oo. Yung pinakanaalala ko. Sige. Mo. Hindi naman, gusto mo yung ano, paputol-putol. Ano ba? Mabagal yung dating ko dyan. Mabagal, te. Ogo. Hindi, yung nung high school, kaya pala. Yung high school sa kasi, or elementary, parang hindi issue na hindi ka magaling mag-English. Hindi ko yun na-feel. No? Nung high school ako sa elementary. Oo nga, kasi parang pag mas magaling ka mag-English, hinumusgahan ka nga pa. Oo. So, kasalanan ba ito ng mga school natin? The kasalanan ito ng mga klase. Tayo may kwento ako, naalala ko, nung fourth year kami, fourth year high school. Parang ano, meron kaming classmate na galing Cebu, transfer siya. Hindi ka pa mga galing Cebu, magaling mag-English.
Kaya di si kuya, English-English. Yes, oo. Kaya nabuli pa. Imbis na. Nabuli pa si Te. Dahil siya yung English-English. Hanggang sa... siya parang namali. Hanggang sa parang naging Tagalog na lang si kuya. At siya ang nakisama sa madlang people. Siya pa yung masama, no? Siya pa yung masama. Sabi siguro ni kuya, if you can't beat them, join them. Okay, sige na nga po. Tek, Tagalog na nga ako. Te, yun pala yung kanina, ibalik natin yung sinasabi mo na yung mga experience na napahiya ka or something sa English. So, ang naalala ko, lagi ako nagkakamali talaga sa P at F dati. Ngayon, minsan-minsan, nagkakamali din ako pa rin. Sobrang kasi nga, as a Batanggen niya, wala kami ditong konsepto ng P at F. Facebook, ganyan. Friends, friendship, mga ganyan. Yung mga kalyeng-kali, kasi medyo batang kalyeng nga din. Kaya, add mo ako sa Facebook, ganyan. Kaya nung nag-college na yan, nasabi ko, shit, lagi ako nagkakamali sa P at F. Yun, dun ko na laging na-realize na sobrang conscious ko dyan hanggang ngayon. Pero minsan, dahil nga, nasa ano mo na, bibig mo na yon, nagkakamali pa rin ako. Yun, ikaw, Te, meron ka bang mga ganyan? Alam mo, marami rin ako noon, for sure, hindi ko naman. Pero para mas natatandaan ko yung mga mali ng mga tao sa paligid. Meron ako dating ayo, parang kaibigan. Okay. Parang gabi na, naglalakad kami pauwi, sabi niya dun. Ay, parang alam ko yan. Parang may kapitbahay kami na nakita niya, sabi niya, si Mang Jun nasa dirty kitchen. Sabi ko, kitchen? Nasa dirty kitchen daw. Kaya ganun kasi dati, sabi niya ang candy. Sa Batangas. Kaya nga. Ice cream. Ang 20 niya din. Ang 20 niya din, sabi niya, may 20 ka. Kaya ganyan. Hindi mo sa pangalan, pero diba? Kailan mo yung pinagtawanan ng bata pa? Yung mga usap. Oo, matanda ka na nun. Bata pa ako. Ibig sabihin na ituturo ano sa inyo college, yung... Mga college na. Nakikita yan sa YouTube. Ang tati kasi naman, ka? Nagmumuta talaga. Bakit eh? Nagmumuta si Tay. Bawal yung natural lang. No, bawal ba yung natural kasi lang? Kasi na-conscious na akong muta. Kanina ka pa ganyan ang ganyan. Ah, totoo ba? Ang katika sa'yo, baka gawin yung electric fan ko. Totoo ba? Kanina ako malamukot ha. Kasi siguro, isa pa may yung muta ba? Wala namang muta. Nagkakamuta. Hindi, pero alam nagmumuta ka. Another siguro din factor. But, yun ang mga inaano ko eh. Factor bakit ako hindi din masyadong pa-English. Kasi nung bata ako, laking, dahil nga batang 90s, laking ano talaga tayo, pop culture. Mga, yung pinapanood natin na shows, Filipino. Uh-oh. Yung pinapanood natin na movies, Pinoy. Kaya ako, te, sobrang lubog ako sa Pinoy pop culture eh. Kasi bata pa lang ako, yun na yung pinapanood ko eh. Tapos, di ba, drama-drama naman doon. May Tagalog. Te, nung mga, yung mga kapatid ko, yung Hiraya mga Manawari. Bata, Hiraya Manawari. Doon lang naman nauso ang Cartoon Network, di ba? Di naman natin yun. Wala naman tayong mga Peppa Pig nung bata tayo. Oo, totoo. Kaya din magagaling mag-English yung mga ano. Wala mga pa-cable nung bata, mga free TV lang tayo. Oo, laging ABS lang or GMA. Tapos yung pero mga fairness, anime niya, tinatagalog. Nanonood ka naman, may mga English naman na ano, cartoons. Wala kong maalala. Pokemon. Eh, tinatagalog yun. Digimon. Tinatagalog yun. Hindi ah, English yun nun. Lately lang nauso yung pagtatagalog masyado. Yung Pokemon, English yun nun. Ang alam ko, kinakanta ko pa ngayon, Pokemon! Gotta catch them! Gusto may pakanta. Oh, may part nga. Pero alam, clear memory ko. Hindi, pero... Ay, gusto ko yung nagkakasapawan tayo. Kasi, hindi sabay yung ano natin. Kasi siguro mabagal yung ano... Mabagal din yung receive mo sa akin. Sounds ko sa'yo. Mabagal din yung receive mo sa akin. Ah, talaga? Kung sino man mabagal. Oh, sige. Kaya pala. Hindi, oh, sige. Kasi yung... Ano yung mga educational shows natin doon? Mga Tagalog. Sineskwela. Diba? Apple. Sineskwela. Ayan, yung Apple. Ayaw na ayaw ko dyan sa Apple. Bakit, na diba? Kapwa devcom natin yung bida sa Apple. Bakit, diba? Irita ako dyan sa show na Apple. Bakit? Kasi parang, shit, bakit mo? Ayaw ko ba? Hindi ko nga. Kasi nga siguro ayaw ko ng English.
nung bata ako, ayaw na ayaw kong pinapalit. Parang nakukornean ako sa apple-apple. Kasi nga, siguro, hindi ko rin naman maintindihan yung discuss. Kasi nga, siguro. English. Hindi ka talaga ng Hiraya Manawari, Tagalog na Tagalog. Mm-mm, yun ang mga favorite. Alam na natin. Yung eskwela. Patini. Ayun. Siguro dahil nga 90s, mas magagaling mag-English na yung mga mas bata sa atin. Yung pamangkin ko nga eh. Sinabi mo ba sa sarili mo na pag ako nagkaanak, dahil parang dati sila sabi ko, dahil nga insecurity ko yung hindi ako magaling mag-English, pag ako nagkaanak, dapat Englisher yung anak ko. Ako, totoo, gusto ko yun. Kasi parang nakakatalino, nakakagaling, saka nakakayaman, parang, ay shit, magaling. Ay, anak mayaman to. Nakakayaman. Pero ngayon, lahat na lang ng bata magaling mag-English. Lahat ng nanay at tatay nag-i-English. Mga ano, pagka sa simbahan, kapag makulit yung ano, yung anak, don't do that. Stay pati yung mga aso. One-liner lang yung mga nanay. Yung pati mga aso, no? Siguro naman, ang issue naman, bilang buwan ng wika, sige, pag-usapan natin. Dahil nga yung mga bata ngayon, hindi naman masyadong magaling mag-Tagalog naman. Parang hindi naman, sila naman yung hindi lubog sa Filipino culture, sa mga, sa ano, wikang Pilipino, no? Ano masasabi mo doon? Oo. Ewan ko kasi medyo malaki yung kasalanan ng ano para sa akin ng Filipino mismo. Kasi ng mga parang, tao. Ewan ko ba, bakit ganun? Meron tayong thinking na kapag Tagalog, jologs. Yes. Aminin natin yun. Diba? May ganung pag-iisip eh. Na pag Tagalog, jologs. Isipin mo. Teka lang, Tetes. Wait. Kapag ako, ano ko, fan ako ng Pinoy movies eh. Tayo yung mga aso ko nag-aaway. Wait lang. Oh, why? Teka lang, yung mga aso ko nag-aaway. Yun nga, para sa akin, malaki yung ano, yung contribution ng Pilipino mismo. Kung bakit din yung mga bata ngayon, hindi masyadong magaling sa English. Ako nakikita ko, parang ang dami nagpo-post sa Facebook ng mga nanay, tatay, na parang yung mga anak nila, bagsak sa, ang taas sa English, pero bagsak sa Filipino. Tapos diba? Parang proud sila doon, gano'n? Hindi sila proud, pero parang ano siya, kumbaga, anong tamang term? Nakakalungkot, nakakabahala. Nakakalungkot. Nakakabahala. Ano English yung nakakabahala? Alarming? It's alarming. Oo. Totoo. Yan, yung parang alarming na makita na gano'n. Kasi parang, ano eh, dapat first language natin ang Filipino. Pero yung mga recent generation, hindi na sila gano'ng galing or kamarunong magsalita nun. Ewan ko kung bakit yun. Meron tayong thinking na yung Filipino or yung pagsasalita or yung Tagalog mismo per se ay jologs. Ikaw, naniniwala ka ba doon? Oo. Lalo na nung medyo bata ko. Pero ngayon, mas ano ko eh, talagang love local. Parang mas nilulubog ko yung sarili ko sa Filipino culture. Tapos yung music din. Mas gusto ko na yung mga local na Filipino. Tapos, movies. Ang ganda ng mga indie films. Alam mo, yun yung isa ding parang kinaiinisan ko. Pag yung may nakilala ako na I don't watch Filipino movies. Napanood mo na ba lahat? Ang daming magagandang indie films. Tapos mga hindi daw nakikinig ng local music. Ang daming magagaling na bands. Parang masyadong ginajudge. Binababa yung sariling atin. Pero pag pumunta ka sa ibang bansa, like for example, nga, Korea. Tagalog. Oo. Korea, talagang yung mga artist nila doon, talagang yun yung talagang parang pinopromote nila na matindi, yung mga shows nila, mga drama. Dito, kapag kunyari, may bagong boy band na dumating, ni-launch, na Pinoy, jologs, pangit, hindi yan maganda. Pero fan na fan ng ibang mga bansa. Totoo. Masyado tayong hinihintay natin yung sarili natin. Ako minsan na, totoo. Ako rin minsan parang nasasaktan ako. Kasi ako, sobrang fan, alam mo naman, sobrang fan ako ng Pinoy. Pinoy movies, Pinoy music. Kaya okay lang sa akin na sabihin akong jologs. Kasi, jologs. Wala eh. Kung ang basihan ng pagka-jologs ay pagiging fan,
ng sarili mong wika. Oo, geologs ako, parang ganun. Pero ako dapat hindi pangit yung tingin sa pagiging geologs. Parang ganun. Yun. Kasi ako, honestly, nagkataon lang na English yung pinapanood mo. Pero pag Tinagalog yan, I mean, yung mga Filipino movies, pag in-English mo, magaganda naman eh. Hmm. Diba? Yung mga Pinoy music, pag in-English mo, magaganda naman yung meaning. Pero, pag since Tagalog yan, feeling mo, pangit. Diba? Feeling ko, konti na lang yung mga ganyan. Parang hindi ko alam kung bakit gano'n. Ang dami, may mga ganyan pa rin. Pero oo. Sana konti na lang sila. Kasi ang babaw naman ang pagtingin nila sa ganun. Ang dami, may mga namita kong ganyan, te. Ay, hindi ako nanonood ng Tagalog movies kasi Jolos. Ikaw na, ikinataas mo yan, te. Hindi mo ikinataas yan. Parang nakakainis pa yung parang proud sila na, sorry, I don't watch Pinoy movies. Meron talagang pangit, di ba? Meron talagang mga pangit. Pero tayo, napakadaming magandang indie films. Yung films natin, or yung arts natin, walang pinagkaiba yan sa arts ng ibang bansa. Meron silang mga pangit. Meron silang magaganda. Mm-hmm. Oo. Ang pangit lang, ang ayoko lang din, alam mo, ang taas. Pero ang di lang maganda siguro is, yung thinking na kapag Pinoy, pag Tagalog, pangit, geologs, or di magaling. Hindi maganda. Parang hindi maganda, oo. Which, oo, hindi magaling. Which is, wrong. Oo, very, very. Diba? Siguro yun yung pinaka-main takeaway natin dito sa ating episode na to. No? Na parang love your own. Saan ka ba pinanganak? E di umalis ka dito. Pero oo, sige. Ang dami pa rin namang flaws talaga ng Philippines as a country. Lalo na yung ating administration, government. Pero culture-wise, yung language, ang daming pwedeng mahalin pa rin bilang Filipino. Oo, saka hindi. Dapat tayong maging proud para doon. Gusto mo yung ang layo ng jump ng topic natin. Oo, okay lang yun. English language. Born to, wika naman. To love local. Hindi yun. Pero yun, kung babalikan natin yung kung babalik tayo sa topic natin na tingin mo ba ay basehan ng pagiging magaling, matalino. English, pag-i-English. Siyempre hindi. Pero, feeling ko, since parang kumbaga second language natin siya, business language siya, importante na matutunan din natin siya. Wala namang masama na pareho kang magaling sa English at Filipino. Diba? Walang masama. Kundi, ikabubuti mo pa yon. Parang, leverage mo pa yon against others, di ba? Kunwari, sa pagdating sa trabaho, magagamit mo siya. Especially, kunwari, nasa communication field ka. Yung flexibility mo to write, to speak in English and Filipino, parang skill mo yun. Magagamit mo yun kahit saan. Oo, na English language. Maganda yung takeaway natin. Kasi, yun din, parang English. Puta na mo na. English language is a skill na parang wag din natin husgahan yung mga hindi magagaling doon or hindi pa magagaling doon. Kasi para rin yung baking. Kunyari, hindi ako magaling mag-bake kasi hindi ko pa siya inaaral. I-judge mo ba ako kasi hindi ako marunong mag-bake? Parang ganun din yan. Skill nga siya na pinag-aaralan na hindi naman yan ang pagluwal sa'yo, alam mo na yung English eh. Parang ayun na lang siguro takeaway na sa atin din. Kunyari ako minsan, ganun pa rin naman ako. Pero siguro hindi na rin madalas. Yun nga, parang huwag tayong maging judgmental sa mga hindi magaling mag-English. Dami ganyan eh. Or kung i-judge mo siya, i-correct mo na maayos. Ayun, turuan mo siya. Oo, i-correct mo. Turuan mo siya. Ako kasi parang may ganun. May mga ganun akong friends na parang mali yung basa. Kunwari, sauce. Ituruan mo na. Sauce. Sauce. Pero tatawanan mo muna. Kaibigan mo naman. Pagkaibigan, pwedeng ko pa rin. Ikaw kasi ganun ka. Stroke. Yung ako type, sakit din kasi yan sa Batangas, yung S, nilalagyan ng I sa unahan, skill. Skill. So, favorite, tanda ba yung yung favorite ko yung isa, parang may kainan sa LB, nandun si Arlene. Si Arlene Amata. Sige, ikaw kwento ko. Sige, ikaw magkwento. Ako magkwento-kwento ko yun.
Pero maka, kasi sige, huwag niyo po kami i-judge. Pero natawa lang po kami kasi ganito, kumakain po kami ni Arlene. Shoutout Arlene Amata, friend din po namin, sa isang kainan doon sa LB nga. Tapos parang tinanong kami kung anong soft drinks daw ang orderin namin. Sabi ko, ano pong available? Sabi niya, ano po? Sabi ni Kuya, ma'am, ano po? Okay. Sabi ni Kuya, Coke at saka. Di, huwag ka tumawa. Natatawa. Sabi ni Kuya, wait lang, ito na game. Sabi ni Kuya, natatawa. Coke po at saka Pepsi. Tapos sabi ko, isa pong Coke. Ikaw, Arlene, isa pong Pepsi. Hindi pala nakakatawa. No? Tawa-tawa ako doon. Sakit eh. Natawa din na. Kapag ka na. Nakakatawa siya. Ayun, nahawa si Arlene. Nahawa si Arlene. Ang daming mga nakakatawa natin parang, ganyan. Pero okay lang. Okay lang. Tayo-tayo lang naman din. Ang importante kasi naiintindihan ka. Diba? Parang ganun pa rin naman yun. Kahit ganun kamaling grammar ka, kamaling pronunciation ka, ang importante na iintindihan ka, alam mo yung sinasabi mo. Kung mali ka, ikaw ko naman, kung mali ka ng pakinggan mo. Siyempre, masasaktan ka, pero don't take it siguro na sobrang, parang bashing against you. Parang take it as a challenge or na matutunan mo. As a new learning, oo. Mali pala yung pagsasabi ko ng Pepsi, di ba? Di ba? So, added, learning sa'yo. Yun, sobrang, alam mo, maski dito sa, tapos parang, marami rin kasi tayong words na ginagamit na hindi natin alam, parang sobrang nakasanayan na natin, na hindi na lang natin kinokorek. Kung yung lettuce, di ba? Amen. Sabi sa akin ng isang beses. Nung De, toast eh. Sabi ng friend, Sabi ko, sabi ko, lettuce. Oo, te. Tapos yung amen. Parang nakakahiya pang... Amen. Tapos parang, oo. Alam mo tama, pero since ito na yung nakasanayan ng mga tao, okay na yun. Parang ganun. Pero alam naman natin yung ano yung tama at mali. Pero yun, feeling ko, it's not wrong to learn English. Yes. Pero, mali, nakalimutan mo yung sarili mong lingwahe. Yes. Ang gandang pang-finale nun, te. Hindi masamang maging magaling sa English, pero wag nating kalimutan ang sariling ating sariling lingwahe. Wow. Thank you so much, Dustin. Yes. Sobrang fun itong episode na to. Wow. Meron pa ba kayong gustong pag-usapan namin? Comment down below. Na-enjoy mo ba to? Random kudaseri episode lang to kasi nga 4 buwan ng wika. Nag-enjoy ka ba, te? Na-enjoy. Oo naman, na-enjoy. Marami pa nga akong gustong pag-usapan. Kaso since may isilang naman tong podcast mo. Wow, ka lang. Invite mo na lang ako ulit. Ikaw ay isa sa mga talaga dito. Babalik dito. Oo. Siyempre naman. Supportan ka naman lagi. Like ka naman namin lagi. Wow. Thank you po. Wow, thank you, Tay. Comment down below and like nyo po to and share nyo po tong share this episode. Podcast ni Jazz. Tapos, kung may gusto kayong pag-usapan namin ni Jazz. Hindi naman tayo nagmamagaling. Oo, Tay. Tayo nagkukwentuhan lamang. Saka kung may mga na-offend po kami, sorry. Ito yung opinion lang namin. Opo. So, yun, Tay. Thank you so much. Ayun nga, comment down below or message me. Oo. Message me on Instagram or Facebook kung ano pang gusto niyo pag-usapan namin ni Dustin at kung may mga topics pa kayong gustong pag-chismisan. So, if you like this episode, please follow Kudaseryo on Spotify, YouTube, Google Podcast, Apple Podcast, Anchor, and you can also watch this video on YouTube. Just subscribe to my channel, Jazz Aberilia, and you can also support this podcast, anchor.fm/JazzAberilia/support. Yun lang yung mga English na kaya kong dire-diretso. Meron kasi ako script. Thank you, Dustin, again. Sana makabalik ka pa. Sana makabalik ka pa uli. Wow, parang ayaw mo na akong makabalik. Hindi, gusto nga kitang bumalik lagi. Kasi dami nating kuda in life. Sige, thank you so much. Mag-bye ka na sa mga Jazzers. Thank you, Jazz.
bye mga Jasters, and ano, continue to watch and subscribe kayo dito sa, and share of course yung mga podcast ni Jas. Marami kayong matututunan kahit na hindi naman kami super expert. Masha-share lang namin kung ano yung experiences in life. Yes. Thanks, Jas, for inviting me again. Bye.